Busog na ba kayo? Ayan, dapat na busog. No, ang lakas ng sagot ng isa, no. Ha, ginutom ka ng sponsor mo, ha? No, gumanong talaga, rinig na rinig, oh. Well, ang retaining dun sa busog, ibig sabihin nun, busog ba kayo sa natutunan nyo kay Annie Pearl? Palakpakan naman natin uli siya, kay Annie. Alam mo, isa yun sa mga achievers namin dito sa AIM Global. Isa po yun sa, sila actually couple. Ang husband niya si James. So, isa sila sa mga napakasipag na umiikot sa buong Pilipinas para mag-conduct ng ganitong seminar. So, ladies and gentlemen, I'm Georgian Gonzalez and it's my privilege tonight to introduce to you kung ano yung business opportunity ng AIM Global. But before anything else, I'd like to, of course, welcome yung mga guests natin tonight, yung mga first-timer. Welcome po sa AIM. Hindi ko alam kung paano kayo nabola nung nag-invite sa inyo dito, ha? Hindi ko alam kung anong ginawa. Pinakain siguro kayo, no? Pinakain kayo? Sabi niyo ba, hindi. Gumaganon pa yung bibig, oh. Kasi minsan, sa totoo lang, yung pag-i-invite pa lang, do you believe na sa pag-i-invite pa lang, medyo challenging na. Tama ba? Kasi, well, we have to respect each other's schedule, especially yung prospect natin, yung mga first-timers. I'm sure may mga kanya-kanya kayong mga engagement, commitment. So, yung pagpunta niyo ngayong gabi dito to sit down for about 2 hours, 3 hours, eh, kami po, nire-recognize namin yan, kaya gusto namin kayong palakpakan sa pagpunta mo dito. Siyempre, as the usual, ako po, matagal na ako sa networking, 17 years na po ako. Ginawa ko ng career yung ganitong industriya. Before, dati po akong electrical engineer, I was working at the Philippine National Oil Company. I was a professional, nagdi-design po ako ng mga power plants. Isa lang ako sa mga maraming mga networkers na nag-shift from one career to another. Because mas naging rewarding na to as far as we are concerned. And syempre, for the last 17 years na nagsiseminar ako, hindi naman lahat ng tao mapiplease namin pag nagsasalita kami sa harap. Kasi may mga kanya-kanya tayong judgment, di ba? May mga kanya-kanya tayong opinion, may mga kanya-kanya tayong mga belief system, and etc. And we also recognize that, ladies and gentlemen. In fact, we do not want to push our belief down your throat. Hindi namin pipilitin kung ano yung sasabihin namin dito sa inyo. Nasa inyo po yan. In fact, for the next 45 minutes that I will be talking in front of you, I will not be convincing you. Hindi ko kayo kukumbinsihin. Kasi po, ang trabaho ng pagkukumbinsi, kayo po ang may trabaho niyan, hindi kami. My job tonight is to just share with you yung opportunity ng AIM Global. Yung opportunity ng network marketing. Kasi, marami na pong taong nagbago ang buhay sa ganitong negosyo. Unfortunately, to some of us, including me during my time, may mga kanya-kanya tayong hearsay, misinterpretation, tsaka kanya-kanya tayong opinion pagdating sa ganito. Tama ba? So, ganun din ako. Nung una, ako nga, nung na-invite sa ganito, kaya ako tinatanong kayo kung pinakain kayo. Kasi ako pinakain lang para makain. Sinugyo lang, ha? Ayaw akong umatay, ayaw ako tinawagan ako sa telepono. Ayaw akong umatay, pero yung sinabi sa akin, sige na, pakakainin kita. Sabi ko, samba seminar. Kasi may pagkain eh. Eh, 83 ako, Pizza Hut. Eh, addict ko ako nung araw sa pizza. Eh, ang nag-invite sa akin, best friend ko. Alam niya yung weakness ko. Nagkita kami. Pero hindi niya sinabing attend kami ng seminar. Kaya pagkatapos niyang bayaran yung cheat, sabi sa akin, halika na, attend tayo ng seminar. Nung narinig ko yung word na seminar, nandilim na ako, paningin ko. Kasi wala sa usapan namin ng seminar eh. Kaya lang, dahil pinakain ka na, utang na loob na lang, umupo ako. Tapos nung may nagde-demo, gusto ko nang tumayo. Yung pwede lang isuka yung nilibre sa akin, isusuka ko na. Ganun pala yun, kaya pala pakakainin ka para may utang na loob ka. Tapos may nagsalita, the usual, may nagsasalita sa harap, seminar. Ang hindi ko malimutan, 17 years ago, when I first attended the seminar, kikita ka daw ng 50,000 buwan-buwan doon sa company na yun. Ang product nila, karamihan aloe vera. Ang dinemo sa harap ko, shampoo. Kikita daw kami ng ganito. Ikaw man sa kalagayan ko, engineer ka. May nakita kang shampoo. Kikita ka 50 mil. Ano yung iisipin mo? Ilang contract ng shampoo ibebenta mo para kumita? Tama ba?
Eh, binay mo, pampatubo ng buhok. Eh, ilang kalbo hahanapin ko bago ako kumita. So, may mga kanya-kanya tayong judgment. Pero ang galing ng speaker, in fairness, ang galing ng speaker, unfortunately, hindi ko talaga linya eh. Alam mo yung kahit na ipilit sa akin, kung hindi para sa akin, ayoko talaga. So, to cut a long story short, hindi ko, sabi ko sa friend ko, parang ayoko dito. Sabi sa akin, ganito, sige na, join tayo. Sabi ko, ano ka ba? Wala tayong kapital. Sabi sa akin, kahit na, kikita tayo. Sabi ko, Jun, ano ka ba? Hindi natin linya to, engineering tayo. Alam mo, sabi sa akin, kahit na, linya natin, kikita tayo. Wala akong time, sabi ko. Lahat na nadahilan, ginawa ko. Sabi sa akin, bigyan mo ng time, kikita tayo. Puro kikita. Sabi ko sa kanya, teka muna, magkano na ba kinikita mo? Alam niya sagot? Wala pa, pero sabi ng speaker, kikita daw, kaya mag-join tayo. Ang kulit eh. Ito masakit. Tinanong ko, eh, nakakailang buwan ka na ba dito? Alam niya sagot? Anong buwan? Dalawang araw pa lang ako, ikaw ang una ko recruit, sabi sa akin. So in other words, sometimes hindi tayo naniniwala kasi mismo yung nagdala sa atin, walang, alam niyo, walang prueba. Puro kwento, puro sa sabi, kikita tayo pare, kikita. Pag tinanong mo, may kita ka na, wala pa, pero sabi, kikita. Eh syempre, ikaw, ilam mo, katulad namin, galing ako sa mahirap na pamilya, ayoko pumasok sa hindi sigurado. Di ba, sigurista tayo eh. So sabi ko, Jun, ikaw na lang, pag mayaman ka na, kasi sa loob-loob ko, hindi naman yayaman eh. Kaya lang ano nangyari, nag-iwalay kami. After 7 months, siya pala, tinuloy niya yung networking niya, ako nagtuloy sa trabaho ko. After 7 months, he went back to see me, and he was driving a brand new car. Nagulat ako kasi 7 months, ang bilis nun, tama ba? Eh ako, mag-uha na 1.5 years na ako sa trabaho ko, may 4 na gulong, hindi pa ako nakakabili. Pangalawa, for me, sabi ko, nung nakabili siya ng sasakyan, gulat na gulat ako kasi pinuntahan ako sa bahay, dalawang kotse. Bago! Ang nakabukas ng gate namin, yung kapatid ko, paglabas, paglapit sa akin, sabi, Kuya, nandiyan si Jun, bago kotse, sabi sa akin. Hello, paglabas ko ng gate namin, kinakabahan ako. Paglabas ko sa gate namin, ito yung kotse niya, kulay puti, Mazda. Nakaganito sa kotse, habang lumakapit ako, nakaganito. Alam mo, tinitibok ang dibdib ko, sana hindi galing sa networking, sana hindi galing sa networking. Kinakabahan ako eh. Paglapit ko, sabi sa akin, pare, kumusta? Galing sa networking, sabi sa akin. Wala na, doon mo ako nakakuha. Kasi, alam niyo, pareho lang kami ng buhay. Kami po yung tipong anak na working student ng college. Ako po, nag-Jollibee, nag-McDonald's. Itong best friend kong to, GT driver nung college kami. Kaya nakita ko yung buhay niya, sapat na motivation na sa akin yun para sumubok. Hindi ko naman iwan ang trabaho ko eh. And nag-reflect ako sa sarili ko, sabi ko, kung wala namang mawawala sa akin, ba't di ko subukan? Una-una, wala namang mawawala, dahil dati na kaming wala. Ano pang mawawala? Tama ba? At that time, 21 years old lang ako. So for me, sabi ko, wala namang mawawala. Hindi naman mababawasan siguro ang pagkalalaki ko pag sinubukan ko yan. So sumubok ako. You know, sometimes, hindi mo alam kung ano mangyayari sa'yo pag sumubok eh. Tama ba? Hindi mo alaman. Pero pag hindi ka sumubok, alam mo na kagad na walang mangyayari sa'yo. Pag sumubok ka, hindi mo alam kung gaano kaliit o gaano kalaki makukuha mo. Pero may makukuha ka. Pero pag hindi ka sumubok, alam mo na kagad na wala kang makukuha. So sabi ko, subukan ko. Total, yung 8 to 5 naman na trabaho ko, sabi ko sa loob-loob ko, ang yabang ko, kulang naman yung sweldo ko. Tama ba? Hindi kayo pinatatamaan ko yung katabi nyo. Eh, di ba yung katabi mo, ikaw din katabi. Kaya ikaw din yun. Gumalandra lang. What I'm saying is this, no? Malami sa atin, naghanap naman talaga tayo ng extra. Unfortunately, yung extra na kailangan natin, hindi na natin may kukuha sa increase ng trabaho. Sa increase ng sweldo sa trabaho. Tama ba? So, in one way or the other, sometimes, most people, they like to earn extra income. Unfortunately, hindi nila alam kung saan. So, ngayong gabi, gusto namin bigyan kayo ng business proposal. Maraming tao hindi maniniwala, lalo na sa laki ng kitaan. You know why? Kasi, dito, lalo na mamaya, may papaliwanag ako, may mga distributors kami, members ng AIM Global, yung iba 21 years old, yung iba 40 years old, iba-iba mga background, may kumikita dito 100,000 pesos, isang buwan. Paano ka maniniwala? Lalo na mamaya, may kumikita dito kalahating milyon, buwan-buwan. How would you believe? Eh, ang karamihang tao, ang mental wallet nila, yung capacity, 1 to 10,000 lang eh. Pag pinaliwanagan mo Pilipino ng 10,000, yan, totoo yan.
12,000, yan, totoo yan. 100,000, kaya, ay, hindi totoo yan. Drug is drug lord yan, drug lord. Tama ba ako? Bakit ganun? Bakit ganun? Bakit ganun? Kasi ito yung reality lang natin eh. Hanggang dito lang yung reality natin. Unfortunately, we set our own reality. Tayo yung naglalagay kung ano yung totoo para sa atin. Yung hindi totoo, tayo yung naglalagay niyan. So to some people, lalo na yung ang hirap ng trabaho, tapos ang sweldo, nandito lang, hindi ka maniniwala sa kalahating milyon buwan-buwan. But my challenge is, what if may kumikita talaga ng ganyan? And kung panatuloy mo sabihin sarili mong hindi totoo, pero totoo talaga, ikaw na may problema. Tama ba? Pag ang isang bagay totoo, tapos ang acceptance mo hindi talaga totoo, ikaw na may problema. Because people, we set our own illusions and we set our own realities. It's up to you. Ang nakakagulat nito, totoo, may kumikita nito sa networking. 7 years na po ang AIM Global. More than 600 plus na na-create naming millionaires because of this business. Pag sabi millionaires, ito yung mga taong nag-accumulate ng million dahil sa pag-join nila sa business na to. So maraming tao, dahil ang mental wallet nila, hanggang dito lang sa 10, 12, 15,000 or even 20,000 naman. Pag pinaliwanagan tayo ng ganito, hindi natin ma-absorb. Kasi hindi naka-design yung mind natin for that eh. Pero pag example, ang kausap natin si Lucio Tan, si Henry C, paliwanagan mo ng 10,000, 15,000, papatulan hindi. Hindi, kasi ang mental wallet na mga yan, bilyonaryo yan eh. Ayaw niya ng 10,000, 10,000, 12,000, ayaw. Ang gusto niya, milyon na kitaan. Tama ba ako? Pero ang ordinaryong tao, hindi ma-absorb ang milyon na kitaan. Ang gusto ito, kasi itong reality nila. Walang pinagkaibigan pag nagpapaliwanag kami nito. Hindi naniniwala maraming tao. Parang kumbaga sa appliances, ang appliances naka-design ng 110, sinaksak mo sa 220, ano mangyari? Sabog. Bakit? Hindi niya kaya eh. Tama ba? O hanggang 110 lang siya, sinaksak mo sa 220, sasabog. Maraming tao ganyan. Hanggang dito lang ang kaya. Pag nakatay ang seminar na ganito, pag-uwi, sabog utak. Sabog. Hindi makapaniwala. Tama ba? Pero ang tanong, may pagkakataon ho ba na yung 220 pwede mong isaksak sa 110? Meron. Ano gagamitin mo? Transformer. Adaptor. Alam niyo, yung word na transformer, galing po yan sa root word na transform. Sa engineering, lalo na sa major ko, electrical, ang tawag po namin sa transformer or transform, shifter. Shift. Change. In other words, maiintindihan niyo po yung sasabihin ko kung mag-change muna kayo ng mindset, kung mag-shift kayo ng mindset, kung magta-transform kayo ng mindset for the next 45 minutes. Yun ang hihilingin ko para hindi masayang yung punta nyo. Now, after 45 minutes, gusto mong ibalik yung mental wallet mo dito, bahala ka na. Nakuha niyo ba yung sabihin? Kasi mayroon maintindihan yung sasabihin ko kung may kanya-kanya, ay katulad ng sinabi ko, kung ito lang yung mental wallet nila, hindi nyo paniniwalaan yung sasabihin ko. So it's very important that when you talk about your dreams, a lot of people, bakit maraming tao hindi nakukuha mga pangarap? Palagay nyo. Simple lang ang sagot. Alam niyo ba't di nabibili yung pangarap? Walang pambili eh. Ba't hindi nabibili yung kotse mo? Wala kang pera. Pambili. Hindi enough. May pera ka pero hindi na para bilhin. In other words, if you want to make your dreams come true, lalo na yung mga material na bagay natin because there are dreams na hindi naman material. Lalo na yung mga material na bagay na pangarap natin, kailangan natin ng substantial amount of money to buy this. Unfortunately, pag walang pera, forget about your dreams, you will never make it your dreams come true anymore. I'm telling you, money may never be the most important thing in the world. But everything that is important is affected by money. Money, sabi nga nila, hindi naman lahat nabibili ng pera. Pero pag wala kang pera, wala kang mabibili. Saba ba? Money may never buy everything, but if you don't have money, you cannot buy everything. Pangalawa, ano pa? Love makes the whole world round. But love doesn't put food in the table. Sabi na kayo, anak, kahit wala tayong ulam, mahal ko naman kayo.
Di ang gusto admin now, importante ba pera? Ako po galing ako sa hirap eh. Alam ko yung buhay na walang pera. Alam ko yung buhay na laging kapos. Alam ko yung buhay na laging nagtitipid. Alam ko yung buhay na ayaw mong manghingi sa nanay mo kasi kahit kailangan mo, kasi alam mo wala siyang ibibigay. Alam ko yung buhay na ganun. Alam ko yung buhay na, you know, yung kapos. Alam ko yung buhay na sakit ang ulo pagka wala kang pera. Bakit sakit ang ulo pag walang pera? Walang pagkain eh. Pag hindi ka kumain, ang sakit ng ulo mo, pustahan tayo. Tama ba? Ako na galing sa hirap, isa lang masasabi ko, ang hirap maging mahirap. So, ang sinasabi ko dito, nagkaroon ng opportunity ang maraming tao, hindi lang ako. Sa networking na nagbago ang buhay. So right now, a lot of people, ang alam lang nilang pagkakitaan, bakit ito mental wallet nila? 10, 12, 15, 20,000. Ang tawag kasi sa income na yan, maraming forms of income eh. Unfortunately, maraming tao hindi alam yung other forms of income. Ang alam lang, 90% ng tao, ang alam nilang source of income, yung sweldo o salary, which we call wages. Unfortunately, pag pinakinausap mo yung mga mayayamang tao, even books will tell you, the worst source of income is wages. Because you value, or you trade your money, you trade your time, talent, skills, and experience for money. Unfortunately, pag wala ka ng time, wala na money. Tama, di ba? When you reach 65, 70 years old, kikita ka pa, hindi na. So, the worst way to make money is wages because you trade time, talent, skills, and experience through money. Yung mga mayaman, hindi ho dito naka-depend sa wages. May iba silang term sa kita, sa kitaan. Ano? Ang tawag nila sa income, alam nyo kung ano, sa nila kinukuha, dinidrive? Sa profit. Saan pa? Sa commission. Saan pa? Yung mga mayaman, sa kumikita, dividendo, dividend. Saan pa? Interest. Yan ang mga term ng mga mayaman. Profit, commission, dividend, and interest. Unfortunately, 90% tayo, mga Pilipino, including me, ang alam na kitaan, salary. Wages lang. That's why, hanggang dito lang mundo natin. Lamang na lamang itong mga to. Hindi naman sila masama, pero hindi nila sinishare. Well, I've got good news for you. Kasi dito sa InGlobal, i-share namin sa inyo kung ano yung sekreto para lumaman talaga. So, you decide. Kasi, hindi kayo laman pagka wages lang eh, ang sources mo. Or source mo. In one way or other, kailangan magkaroon ka ng source na ang tawag mo, profit, commission, interest, or dividend. Pag halimbawa, nag-invest kayo sa stocks, ang tawag sa tugo mo, ano? Dividendo. Pag may kumpanya ka, may shareholdings, ano tawag? Dividend. Pag may pera ka, pinatago mo sa banko, nag-SDA ka, nag-time deposit ka, ano tawag? Interest. Pag may negosyo ka, nag-generate ng income, may tubo, ano tawag? Profit or commission. So, itong mga to, ang sikreto ng maraming tao, ba't sila kumikita ng malaki? Unfortunately, pag hanggang dito lang ang knowledge natin, di tayo kikita ng malaki. That's why, marami sa atin, kung bakit din ako yung pangarap, simple lang. Yung income, i-minus lahat ng expenses, ang tawag sana dyan, savings eh. Ang problema, yung income, ang liit. Walang naiiwan pag ginastos. Walang savings. Ilang ba dito yung dumaan lang ang sweldo sa'yo? Dumaan lang, oh. Pag withdraw mo, napagod ka pag dumaan lang. Di na nga ba dyan? Di ba? Ilang ba dito yung hindi pa dumadating ang sweldo mo, may-ari na? Tama ba? Di ba hindi mo pa nakukubra, may-ari na eh. Si Judith. Kailan niyo si Judith? Judith ng Meralco, Judith ng credit card, Judith ng renta. Kung ano yung Judith. Tapos, walang naiiwan. Ito malala. Gismil sweldo. Ang expenses, gismil. Walang naiiwan. Paano ka pa ni Yaya? Si Yaya, di ba? Ano yung mga Yaya? Libre ang bahay, oriente, libre pagkain, libre lahat. Kung ano yung pagkain ng may-ari, yun din pagkain niya. Tapos, nakakable yung bahay, touch cable din yung TV niya. Ang laki pa. Pag wala ng tao sa bahay, nandun siya sa sofa, nakatayo pa mga paa.
ang sweldo 4,000 o 10 o kaya 5,000. Guess what? Neto, ha? Neto, ikaw, 10,000. Minus 10,000, zero ang neto. May malala po dyan. Ang sweldo, 10,000. Ang expenses, 12,000. Negative pa. Ano tawag doon? Utang. Am I making sense? Now, sino po nag-enjoy sa inyo rito? Dito, nag-enjoy kayo sa ganito, ha? 10,000. Uy, mga tumaas eh! Sabi na iba ako! Ang dami tumaas sa likod! Tama ba? Ang tanong, di ba nakaka-pagod to? Sino nag-enjoy sa pagtitipid? Yung lagi siya nag-enjoy ako sa pagtitipid. Siba, sino yung nag-enjoy na laging kapos? Wala naman, I think. Ladies and gentlemen, wala pong mali sa ginagawa natin. In fact, tayo lang ang nagbibigay ng halaga or meaning sa isang bagay kung mali o tama. We are the ones who give or put value to me. We are the ones who give meaning to any value. Whether pangit, masama, maganda o hindi, tayo nagbibigay niya. So, everything we do, hindi naman masama yan eh. Unfortunately, meron lang kaming bagong ituturo ngayong gabi in somehow na pwedeng makatulong sa growth mo kung susundin mo siya. Handa na ba kayo? Yes. Ginawa ko yan, nagbago buhay ko. Ginawa yan ng mga kasama namin sa Inglobal, nagbago buhay nila. Bigyan ko ng sample. Meron kami kasama dito ang pangalan Leo Kaduyak. Si Leo, 4 years na nag-join dito, 4 years na naming member. Nakakatuwa kasi, na-attend ko siya ng seminar sa Tagbilaran. May nagpilit lang sa kanya umaten. Alam niyo na background? Tricycle driver. Grade 5 ang tinapos. Siguro yung nakarecruit sa kanya, wala nang iba ma-recruit. Kaya siya na lang. Umupo itong Leo, nakinig ng sistema. Ladies and gentlemen, after about 4 years, 5 years, sikat na sikat si Leo Kaduyak sa Tagbilaran. You know why? Because from being a tricycle driver, nakabili siya ng first car niya na kulay puti, Fieldmaster na Pajero. Because of Inglobal. Ngayon, bakit ko sinasabi yung first car niya? Last December, bumili ng second car. Brand new. Kulay gold. Top of the line na Fortuner, Toyota Fortuner. Second car niya. Grade 5 tricycle driver ang hanap buhay. Bago sumama. Can you imagine? Naka-recruit down the line. Ang pangalan, Leo, yung na-recruit niya down the line, ang pangalan, Wilfredo Laway. Ang galing ng kwento nito. Si Leo, grade 5 tricycle driver, naka-recruit down the line, ang pangalan, Wilfredo, grade 6 tuyo vendor. Nakakatuwa. Alam nyo, after 8 months doing our business, nag-member dito, ginawa yung networking. Ngayon, si Wilfredo, sikat na sikat din sa Tagbilaran because right now, he's driving a brand new Hyundai Accent. Grade 6. Right, Toyo vendor. Ito ang challenge. Ang nagpaliwanag dun sa grade 6, yung grade 5. Ang galing eh. And very inspiring, tama ba? Walang tinapos to, hindi matatalino itong mga taong to. Grade 5 nga, oh. Grade 6. Pero may kotse. Dami kong kilala, cum laude, wakuchi. Dito, point, isa pa. Bago ko ikwento yung kick business. May kasama kami ang pangalan, Junagarao. From Mindanao, sa Davao. Ano background bago mag-networking? Embalsamador. Right now, he's been with us for the last 3 years. Lagi ako nasa Davao, every month I'm in Davao. Bago bahay, tatlo kotse. Ang kotse, bago, nung una, naka Montero Sports, pangalawang sakyan niya, Hyundai Tucson. Ang huling binili niya, H2 na kulay itim, Hummer. Embalsamador. Nag-gets yung point? So, itong mga taong to, linya niyo talaga to, hindi. Ang linya ni Jun Bangkay eh. Embalsamador eh. Ano linya ni Leo Kaduyak? Tricycle. Ano linya ni Wilfredo? Tuyo. Ako ano linya ko? Engineering. Malay ko ba dito? Hindi ko rin linya to kaya yung mga magsasabing, sir, baka linya nyo yan. Hindi totoo yan.
Ang challenge ko din sa mga nagsasabing linya-linya, believe me, kung yung ginagawa mo, linya mo. Yung ginagawa mo ngayon, linya mo. Hindi ka umaasenso dyan. Subukan mo yung hindi mo linya, baka dun ka umasenso. Kasi, oh, baka sabihin niyo, magaling kasi kami magsalita. Siyempre naman, ako po 17 years na, ganito na dapat ako. Kung hanggang ngayon, nangingin pa ako, ay iba na to. Pero look at me, 17 years ago, kala ko ba ito? Hindi! Takbo lang kausap ko, nahihina ako sa nervyos. Pag pumapat, napupupo ako. Kaya yung pangapat, sinasasayo ko, alis, takbo lang kala ko. Pero habang kumakapal ang bisa mo, kumakapal mo rin ang buha mo. Kaya ba namin magsalita? Hindi! Meron public speaking nung college ako, yung may report-report sa Manila paper, tagahawak lang ako nun eh. Hahawak na lang ako, nanginginig pa yung kagroup ko nagsasalita. Pero matututunan mo lahat ng bagay. Lahat ng bagay na papag-aralan, lahat ng bagay na tututunan. Kung ang puso nga natuturoang magmahal, utak pa. Ha? Kaya ba yan? Kaya magsasabing bata pa kayo, welcome kayo dito, may kasama kami, 19 years old, 18 years old, na bumibili na po ng mga kotse sa negosyong to. May kasama kami, matatanda na, bumibili rin ng kotse dito. Ayan, kasama natin ngayon si Anton. Palakpakan niyo, yung nasa gitna na yan. O yan, yung nakaputing yan. Napakasimple yung tao yan. Pero isa po yan sa milyonaryo namin dito. Dati pong professor somewhere in Angola City. Taga Pampanga po yan. O, ngayon, bago kotse. Ang pangalawang, ang unang sasakyan niya, yung LT Cruise na Chevrolet. Alam niyo yung Chevrolet Cruise, top of the line, pag sumakay ka sa loob, may camera. Pag umatras ka, kita niyo yung likod mo. Ganun ka harite. Hindi pa na kontento dun. A few weeks ago, bumili ng bago. Ano nga yung binili mo? O, isipin mo. Ayaw na ng LT Cruise. Fortuner naman. Mag-ilang taon ka na sa negosyo? 3 years. 3 years in the business. 2 kotse. Pwede na? Pwede na? Yung iba sabi, yoko, gusto ko 1 year. Ha? Handa na ba kayo? So, bakit ko sinasabi itong mga examples na ito? Para magkaroon kayo ng confidence sa sarili nyo na kung nagawa ng mga taong to, kaya mo rin gawin. Nasa level lang ng belief. Kasi, sipin nyo ang grade 5, grade 6 na gawain, naniwala kasi sila. So, I want you to believe, ladies and gentlemen, focus for the next 45 minutes. Simple lang ang networking. Ito, distribution. 2 negosyo rito. Number 1, pag nag-join ka, pwede ka magbenta sa mga customer mo. Ang tubo, pag nagbenta ka, meron kang 25% retail profit. Ito ang kita sa benta-benta. Meaning, pag nag-join ka, pwede ka magbenta eh. 25% ang kikitain mo every time na nagbebenta ka. Maganda ba yung mga products? So, pwede kang magbenta para kumita. Unfortunately, hindi sa benta-benta ang pagyaman. Ulitin ko ah, sa benta, pwede kang kumita. Pero wala dyan ang 500,000 a month. May isa pang privilege, may isa pang negosyo. Ang tawag namin networking. Kasi ganito yan. You can just imagine ikaw pag nag-join, para kang tindahan. Pag nag-iisang tindahan ka, hindi ka dadami. Tama ba? Pag nag-iisang tindahan, limited lang ang market mo. Limited lang ang customers mo. That's why the biggest business in the whole world, ang ginagawa, nagpaparami sila ng tindahan. Napansin nyo ba? Yung mga pinakamalaking establishments, multi ang branches nila. Bakit kaya sa palagay ninyo? Dahil, yun ang technique para lumakilalo ang kita nila. Ang tawag doon, law of leverage. Tignan yung mga biggest banks. BPI, BDO, Metrobank. Ang dami nilang branches. Tignan yung mga biggest fast foods, McDonald's and Jollibee. Ano ginagawa? Ang daming branches. Tignan yung mga giants sa malls, SM and Robinson. Ano ginagawa? Ang daming branch. Yes. Dito ganun din. Pag nag-join ka, imbis na magbabenta-benta ka lang at nag-iisa ka, paramihin mo yung sarili mo. Paramihin mo yung tindahan mo. Paano mo paramihin? Pag nag-join ka, mapaparami mo yung tindahan mo by looking for people na sa palagay mo gusto rin magnegosyo katulad nito. Ang tawag doon, branching out. Magagawa mo yun sa pamamagitan ng pag-re-recruit. Kaya sa networking, may recruiting. Ang purpose ng recruiting, mag-branch out ka. Kaya yung mga taong ang sasabihin, eh, ako dyan sa networking, recruit, recruit, recruit.
hindi nila naiintindihan yung pinakamahalagang technique sa pagyaman. Yung recruit, galing po dyan yung tinatawag na law of leverage. The ability to multiply your time through others. The ability to multiply yourself. So, nagagawin mo, mag-branch out ka. Paano ka mag-branch out? Invite ka ng friend mo, paatingin mo ng seminar na to. Hindi ikaw magpapaliwanag. May nagpapaliwanag sa harap, from Monday to Saturday, merong 3 p.m. seminar, merong 7 p.m. or 6 p.m. Magdadala ka lang. Bawal kang magpaliwanag. Dahil pag nagpaliwanag ka sa kaibigan mo, di maniwala. Mayaman tayo, friend! Sabi niya, bakit ikaw, friend, mayaman na? Di pa, pero pag sumama ka, yayaman ako. Nakuha niya ba? Pangalawa, ito ang mag-a-address dun sa problem na hindi kayo marunong magpaliwanag. Hindi nga kayo magpapaliwanag, eh. Magdadalo lang kayo, eh. Bawal ka na magpaliwanag kasi pag bago ka na ikaw magpaliwanag, hindi mo may papaliwanag ng maayos to. So, may taga-paliwanag. Sino yung mga i-invite mo? Lahat ng K. Kaibigan, ka-text, ka-opisina, kamag-anak, kaibigan, kapatid, etc. Itong mga papaliwanagan natin, dalawa rin yung negosyo nila. Pwede silang magbenta, pero pwede rin silang mag-recruit. Nakuha niyo yung concept? Kasi yung kaibigan mo, may kakilala, wala. Oo naman, amalas naman ang kaibigan mo kung ikaw lang kaibigan niya. Oo. Pag nakash ng mga kaibigan nila yung concept, ano gagawin nila? Pwede silang magbenta and pwede rin silang mag-recruit. Dadami to, hindi? Dadami to. Pag hindi niyo ako pinigilan, makapuno ko to ng bilog-bilog eh. Dadami yan? Dadami yan. Can you imagine pag dumami yan? Ikaw to. Ikaw yung nagsimula. Pag dumami yan na puno natin ng bilog-bilog yan, dumami yung mga taong yan ng hundreds, thousands. Can you imagine this? Every time na may bumibili ng product, may kita ka wala. Pag may nagbibenta, may kita ka wala. Pag may na-recruit at nag-member, may kita ka wala. Eh marami sila. Ano mangyayari sa kita mo? Yung marami, pag ito dumami, ang kita mo, dumadami din. Ganun kasimple. So, technically speaking, by this concept, walang ceiling ang income. Hindi katulad sa work. Let's say ako nung nagtatrabaho sa PNOC, ang job ko, I was engaged in energy development programs, ang sweldo ko 18,000. Kahit gano'ng kadami ang i-design ko, it is fixed at 18,000. Ang tawag doon ceiling. Yun ang sa wages. Pero pag profit-oriented ka, pag commission-oriented ka, walang ceiling ang kikitain mo. Kaya mas masipag ka, mas yayaman ka sa negosyong ito. Maliwanag ba? Now, saan pwedeng manganak itong grupong to? Pwede itong manganak all over the Philippines. Ang branches ng AIM Global sa buong Pilipinas, nasa 100 plus branches. Kaya kung may provinces kayo, tawagan niyo yung kamag-anak niyo sa probinsya. Sabihin mo sa kanya, pumunta ka dito sa lugar na ganito. May seminar dyan. Pag nagustuhan mo, tawagan mo ako. Pag nagustuhan, may kamag-anak ka pala sa Iligan, may branch tayo sa Iligan, inasikaso ng personal natin sa Iligan, nag-join sa Iligan. Ikaw na nandito sa Maynila, may kita ka wala. Yung kamag-anak mo sa Iligan, nirecruit lahat ng kamag-anak mo sa Iligan, dumami sila. Nandito ka sa Maynila, nagbibenta, bumibili, nagre-recruit sila doon. Nandito ka sa Maynila, may kita ka wala. Di ba ang sarap? May ginawa ka wala? Meron naman, tinawagan mo. Pag hindi mo tinahagan, hindi ka dami yan. Pero ikaw ba'y nagbenta? Ikaw ba'y nagpuntaran? Ikaw ba'y nag-recruit pa isa-isa? Hindi lang sa 100 branches pwedeng manganak yan. May branch kami sa Hawaii, Taiwan, Singapore, Dubai, Nigeria, and soon we will be opening up first week of February sa Hong Kong dito po sa China. Pwedeng manganak. Ang daling mag-recruit sa abroad, bakit? FB. I-chat mo sa FB. Sabi mo, friend, panoodin mo sa YouTube itong seminar na to. Pag nagustuhan mo, chat ulit tayo. Can you imagine, ladies and gentlemen, ilan sa atin na may kamag-anak sa abroad? Eh lahat ng Pilipino sa abroad, alam nyo sa totoo lang, sa ikot ko sa buong mundo, sa dami ng Pilipino nakikilala ko, karamihan ng Pilipino kahit na may kinikita na, gusto pa ng extra income. Ang galing mag-recruit. Mga nga na, can you imagine yung iba dito? May grupo sa Dubai.
ikaw nandito ka yung grupo mo sa Dubai, umiinom, bumibili, nagbibenta ng product, nagre-recruit doon, nakita ka wala? Nasa Dubai ka ba? Can you imagine? Dito darating ang panahon, kahit wala ka nang ginagawa, kumikita ka pa. Ang tawag doon, residual income. Hindi ka tumad sa linear income sa wages. No work, no pay. Ito, pag nagkasakit ka, hindi ka nag-networking, may kita ka wala? Nag, hindi ka nagbenta, lahat ng grupo mo nagbenta, may kita ka wala? Hindi ka nag-recruit, pero ito nag-recruit. Kung bumili, may kita ka wala? Namatay ka, may kita ka wala? Pero dahil patay ka na, yung kinikita mo, transferable sa mahal mo sa buhay. Yan ang gagawin ng global. Ito, yan! Pag itong account na ito namatay, hindi naman na ito mamamatay, technically. Unless it's the end of the world. Pero pag ikaw natari sa puso, lahat ba ito maa-atake? Pakialam yun sa iyo, bye-bye! Pero alam mo, pag yung bumibili, kumikita ka palang tama. Yung grupo mo sa ibang bansa, pumapasok pa rin yung commission mo, tama? Pero then physically patay ka na itong account na ito, itatransfer namin sa loved ones mo. Ang galing eh! O, manager ka ng bangko, namatay ka. Yung anak mo, manager ng bangko? Hindi, clerk. Huwag mong nagamit sa akin, dito yung taga-bangko. Pero totoo naman, tama ba? When you retire, whether you like it or not, some people, some other guy, or some other personnel will assume your position, pero not your loved ones. But in AIM Global, pag ikaw nawala, nag-retire, yung position mo, ma-absorb, kukunin ng mahal mo sa buhay. Kung may asawa ka, o may anak ka. Ito yung pinaghirapan mo, hindi lang sa'yo. Maganda ba siya? Ang galing eh. Naulitin ko ah. Una, tuturuan namin kayo paano mag-recruit. George, hindi ako marunong mag-recruit. Huwag ka mag-ala. May script yan. Scripted lahat yan. Pati yung pagpalaktak ng katabi nyo, scripted yan. May system eh. Meaning, pag nag-join ka, meron ng sistema. Pag nag-join ka, hindi yung mag-isa ka rito. You will go with the flow. May flow na siya. Tatawagin ka ng mga nag-recruit sa'yo, yung mga sponsors mo, grupo mo, may meeting kayo lagi, ititrain ka, tatawagan ka, bibigyan ka ng mga USB copy ng training, bibigyan ka ng papel na babasahin mo, may i-recommend sa'yo na book, lahat ng support ibibigay sa'yo. Can you imagine, ladies and gentlemen, sinong tao sa buhay niyo ang magde-dedicate na tuturuan kang umaman? May nakilala na kayong ganun bago kayo mag-aim global ngayon? Wala pa. Pero yung mga sponsor nyo, willing kayong tulungan hanggang yumaman kayo. Kaya talaktakan nyo yung mga sponsor na yan. Malalanad ba? Paano mag-join? Dito nagkakatalo sa pag-join. Eh. Kasi ulitin ko, kung papalitan natin ang orientation natin yun, from being, you know, earning wages and earning profit, kung gusto nyo kumita ng profit, dapat may kapital ka. Tama, mali? In fact, bago ka kumita ng sweldo, may kapital ka rin eh. May kapital kayo dito, wala? Ano? Ha? Application, pamasahe, bibili ka ng damit mo. Alam mo naman, pag nag-apply ka, yung school uniform ang gagamitin mo. Pero more than that, alam mo puhunan mo sa wages? Guess what? 6 years of study in elementary. 4 years of study in high school. 4 to 5 years study in college, depende kung may bagsak. This is about 14 years to 15 years of investment. Only to earn 10,000 after you graduate. Tell me if it's worth your investment. Maraming tao, alam nila, it's not worth the investment. Kaya lang, wala kasing choice. Ang akin doon, kung isusumot na tayo natin kung magkano ang puhunan mo for 14 years, aba, magkano yan? Hundreds of thousands yan. Tama ba? Iba pa yung pagod mo. Iba pa yung sinabing sinunog mo, kilay mo. Hinihilo ka na sa mathematics pero pinipilit mo. Tama ba? Katakot-takot na pangyayari na inabot mo sa professor mo pero ina-absorb mo pa rin tsaka gusto mo lang graduate. Yung babag mo sa init ng ROTC, inabutan ko yan eh. May hilo ka na, nasa ROTC ka. Kasi hindi ka mag-graduate pag hindi mo na ipasa ROTC eh. May umabot ba nang dito? Di ba hindi ka mag-graduate pag wala ka ng ROTC? Lintik eh. Malay ng ROTC sa buhay ko ngayon. Rizal. Can you imagine 3 units si Rizal? Humanities. Mahalay ko dyan.
ba ako lumaman ito? Hindi, Padre Damas, yung natutunan ko dyan. Ni Rape si Maria Clara. Can you imagine? Ha? Can you imagine? Oh. Something is wrong because nagkaroon ako ng experience na makakausap ng isang OFW from Japan. Alam mo, si... Wala dito, no? Si Aim Rosie Japan, ang asawa niya, Filipino from here, is working in a shipyard in Japan. Filipino to. Sabi niya sa akin, sir, alam mo, sa Japan, kaya sila successful, they don't talk about negative stories. Sabi ko, ano ibig mo sabihin? Sir, pag tinanong mo sa Japan kung alam nila yung Nagasaki at saka Hiroshima, hindi nila alam. Ang nakakalam ng Nagasaki at Hiroshima, yung mga matatanda. Pero yung mga bata, hindi nila alam. Mas alam pa natin. Ano nangyari sa Hiroshima? Binomba. Pero sila mismo, di nila alam. Tama ba? Because we're so negative. So, can you imagine, hanggang ngayon, yung pagkakarate pa rin ni Padre Damaso kay Maria Clara, ang tinuturo sa mga kolehiyo, nung nabaliw na Maria Clara, I'm sorry, na nasisa, di ba, si, ano ba yung Basilio, Crispin, malay ba niyan? So, ano ibig ko sabihin? There are so many wasted time, so many wasted money na hindi tayo aware. Tutulong na natin yun ngayon. You know why? May sasabihin ako sa inyo na pwedeng paglagyan ng pera mo pero ikakayaman mo. Ano yun? Ang tawag dito, global package. Global package. Okay? 7,980, bibili mo to para maging member ka ng AIM Global. Ang tawag dito, global package. May produktong laman to. Importante yung produkto kasi unang-una, importante pag nag-business kami, inventory kayo. So, come to think of it, bottom line, 7,980 bilang puhunan, capital investment, malaki o maliit? Malaki, maliit? Maliit po. Kasi ang puhunan ngayon, magkano na po? Sa totoo lang, kung magne-negosyo kayo. 20, hindi nga, kasha 20. Subukan nyo mag-sari-sari store, kasha 20. Kasha to. Sari-sari pwede, walang store. Nakaperdible sa'yo, kinda mo. Pabilong ka pero sabi ng bata, sandali, nakaperdible sa'yo. Walking, sari-sari store ka. So, maliit na puhunan to. Tama ko ba? And importante ito kasi may produkto yan. Ang laman yan, una, meron yan laman na limang C24/7. Importante ba yung may C24/7 ka? Of course, because you will be talking about these products, importante na meron kang produktong daladala. Pag wala kang daladalang product, paano maniwala yung kinuwentuhan mo? Sabihin mo sa kanya, Maron, ang ganda ditong C24/7. Kinuwento mo. Tapos sabi sa'yo, sige, pabili. Alam ka naman sabi mo, sandali ah, pupunta ako sa AIC Burgundy Tower, bibili mo na ako para sa'yo. Iba yung meron ka ng dala. Pangalawa, pag nagnegosyo ka, importante yung may produkto. Subukan nyo pag kumain kayo sa Jollibee, walang tinda, ano mararamdaman nyo? Bumili ka sa hardware, pabili po ng pako, may bumili sa'yo, hardware ka. Pabili pong pako, sabi mo, wala. Pabili pong hollow blocks, wala din. Pintura, wala din. Yero, wala. Kahoy, wala din. Sabi nung bumibili siya, ba't nagtayo kayo ng hardware? Wala lang. So, importante ba may product? Yan yun. Yung apat, pwede nyong paikutin. Yung isa, huwag nyong kakalimutang gamitin. Yung isang box. Kasi pag ginamit niya si 24/7, magkakaroon ka ng personal experience. Iba yun eh. Iba yung pag ginamit mo siya kasi yung energy level mo tumataas. Yung wiwi mo magiging dilaw. Taas ang panghi. Tapos pag inyong kanyan, sarap magpupo. Tanggal ang toxin mo eh. Kaya naganda doon sa mga hindi nakakapupo. Yung pag dumudumi, once a week. Yan. Pag lumabas na, putlong na, jumbo pa. Irregular menstruation, constipation, dysmenorrhea. Ako dati may dysmenorrhea ako, nawala dyan eh. Ayan. Ano pa? Ha? Sabi ng iba, ay, transgender pala siya. Personal accident insurance. Ano to? Part ng binayaran mo, parang premium mo sa insurance. Covered ka for 1 year. Na pag na-aksidente ka, death through accident, may makukuha kang 200,000. Well, technically, hindi ka na. Yung beneficiary mo na. Pero dito pa lang, bawi ka, no? Di ba? Mamamatay ka nga lang.
pagka namatay ng hindi aksidente, mas mababa, 50,000. Let's say, assault, murder, homicide, etc. Kaya kung makakapili ka, aksidente na. 10,000, burial assistance. Another 10,000, okay, for medical reimbursement. Prudential Guarantee ang provider natin ito. Sister company po ito ng Banco de Oro. What else? Meron kang free medical services. Pwede kang magpa-check up ng libre. Sa clinics, naka-tie up namin. Ang pinakamalapit po na clinic naka-tie up natin dito po sa may Galeria, yung biomedics. Libre po lahat ng yung tinatawag na physical annual exam. Kunan kayo ng dugo for blood analysis, chemistry, fecalysis, urinalysis, pati minsan na dental screening free. Meron kayong sales kit na matatanggap pag binili nyo yan para may pampaliwanag po kayo sa mga customers ninyo o kaya recruits ninyo. Parang brochure, folders po yan, folder. Meron kayong website or webpage. Para saan tong webpage? Para makita nyo in real time yung development ng network ninyo. Ganito po yan eh. Pag nag-member ka, may computer number ka. May account number ka. Itong mare-recruit mo, may account number yan na nakadugtong sa'yo. Yung mare-recruit niya, may account number to na nakadugtong dito, nakadugtong sa'yo. Kaya pag binuksan mo tong account na to, lahat ng nakadugtong na account dyan, in real time, makikita mo. Kaya itong member na to, kahit nasa Hong Kong siya, makikita mo siya. May code nakalagay, HK. Ibig sabihin, Hong Kong. Kaya pag ito bumili, makikita mo rin sa webpage mo magkano komisyon mo sa kanya. Dito sa webpage nakikita yan. Meaning, hindi nyo na kailangan pumunta dito sa office. Katukoy ng accounting namin, "Hoy! Magkano kita ko? Magkano komisyon ko?" Hindi na po. Meron kang virtual office. VO. Pag sabing virtual office, may office ka sa loob ng cyberspace. Diyan mo makikita magkano komisyon mo. Kaya ang mga distributor namin, ang sipag tignan ng webpage nila. Pag-gising pa lang sa umaga. Bakit exciting to? Kasi pag malaki na itong network mo, hindi mo alam kung magkano everyday ang pumapasok na commission sa'yo. Kunwari, bago ka matulog, ang nakita mong overall income mo, pag tinotal na, bago ka matulog sa gabi, ang nakita mo may 10,000 tong website mo. E pagtulog mo, yung iba mong downline, nag-encode, bumili ng products, pag-gising mo, pagbukas mo, 15,000 na. So, marami kami distributors, umaga pa lang, nagpo-post na sa FB. Alam nyo kung ano ang post? Grabe! Tulog ako, pero kumita ako sa AIM Global. Yun ang mga post nila sa wall nila. Ang mga status, grabe ang AIM Global. Ano pa? Dito, may makukuha kayong scholarship certificate. Ano to? Nakataya po ang AIM Global sa mahigit 200 schools nationwide. Private schools. Meron kaming memorandum of agreement sa kanila. Kasama ng global package, may certificate yan sa loob. In any of this school, yung certificate na yon transferable. Halimbawa, ikaw ang bumili, pwede mong i-transfer yung scholarship na yon effectively kahit kanino. Yung holder ng scholarship, certificate, upon enrollment to that particular school, dahil ka-tie-up namin sila, may makukuha siyang certain discount or scholarship. Depende sa school, depende sa kurso. Ang scholarship na binibigay, pinakabababa, normally, 25%, ang pinakamataas, 100%. In any of the school, pag yung bata nag-enroll, ang maganda, kung college ang na-avail niya, hindi lang siya scholar ng isang semester. Scholar siya kung ilang taon ang kurso ng bata. Kaya kung four years siyang scholar because of this. Karamihan ng mga katayat namin, mga computer schools, being information technology as the most in-demand course right now. So, halimbawa, ang informatics. Alam niyo informatics? 50% kami dyan. Can you imagine kung BS Computer Engineering ang kinuha mo sa informatics? 5-year scholar ka because of Alliance in Motion Global. Ang ganda, di ba? So, dito pa lang, marami kaming distributors bawi na sa investment nila. Other than the fact that when you buy your 7980, may negosyo ka pa. Other than the fact your business is in 100 branches all over the Philippines and you are global.
Can you imagine? At 7980, lahat po meron ka. Sulit o sulit na sulit. Jojen, wala akong pera. Ginagawa ng paraan niya. Kasi kung sasabihin mo na wala kang pera tapos hindi ka na mag-jojen dahil kawalan, sinayang mo yung opportunity. Ang tao, okay lang, sabi nga ng mentor ko, way back 17 years ago, okay lang wala kang pera. Ang importante, may paraan ka. Ang mahirap sa lahat, wala ka ng pera, huwag ka paparaan. Nakuha niyo ba? Okay. Ano yung manner ng kitaan dito? Number one, pag nagbenta-benta kayo, meron kayong 25%. Pero ang malaking kitaan dito sa pag-build ng organization, sa pag-re-recruit. Kaya actually, ang networking, layman's term ang networking. Pero in a real sense, networking is building an organization. Networking is building your own company. Networking is building your own grocery. Na ano gagawin mo? Maghanap ka ng mga taong interesado. Hindi lahat magiging interesado. Ganun talaga. Ang lamang lang dito, ang alamang ka, pagka-master ka ng emotion mo. Pag ayaw, respect them, hanap ka ng iba. Pag ayaw, respect them, hanap ka ng iba. Hanggang makahanap ka. Bakit ka makakahanap? Nakasaad yan. Pag naghahanap ka, may mahanap ka. Ha? Tama ba? So, anong source ng income dito? Number one, meron kaming tinatawag na binary program. Under this marketing plan, ang kailangan nyo lang pong tandaan, ikaw, pag nag-join, you just have to develop two sales forces. Dalawang grupo lang. Isa sa kaliwa mo, isa sa kanan mo. So in other words, technically speaking, ilan ang re-recruiting mo na nakadirect sa'yo? Dalawa lang. Isa dito sa kaliwa, yan ang pararamihin mo. Isa sa kanan, yan ang pararamihin mo. Paano mo paparamihin? Tuturuan natin sila paano mag-recruit at saka ibang friends natin dahil komod kompleto na yung dalawa mo, idudugtong mo na sa kanila yung iba. Maliwanag ba? Lagyan natin ang pangalan, si A, tsaka si B. Now, pag ni-recruit mo sila, dadalhin mo lang po sila rito. Everyday ang seminars natin. Pag nag-join si A o nag-join si B, bumili sila ng global package. Do you think, may kita ka wala? Do you think, bibili to? Maganda ba yung marketing plan natin? May chance ba na bumili to? Bibili to, pag bumili ka. Sabi mo kay A, bili ka. Sabi ni A, ba't bumili ka na? Di pa, ikaw muna. So, ganito yan. Pag si A, bumili ng global package o si B, ang tawag sa una mong income, yung tinatawag naming direct referral bonus. Magkano yung direct referral bonus? Yung direct referral bonus, meron ka makukuha ang 500 pesos. 500 plus 500, magkano yan? 1,000 times 2, you get 1,000 pesos. Now, lahat ng marirecruit mo, kahit idugtong mo pa yung iba dyan, basta ikaw ang nag-recruit at bumili siya ng global package, siya yung mapupunta yung 500 pesos. Kaya lang ang malaking kitaan dito, hindi yung direct, ang malaking kitaan dito, yung tinatawag naming match sales bonus. Ano yung match sales bonus? According to our company policy, every time na nagmamatch yung sales mo, yung benta, paano masabing nagmamatch ang benta between the left and the right? Halimbawa, one way para masabing magmatch, may nag-join dito sa left, si A, isa. May nag-join sa right, si B, isa. Match o hindi? Pag yan nag-match, one dito, one doon, mayroon kang siguradong 1,500 pesos. So, ano yung ibig sabihin? 500 plus 500 plus 1,500, magkano yung total? 2,500. Ganyan kasimple. Ang dali lang intindihin. Kaya nga yung grade 5, grade 6, nakuha eh. 500, 500, 1,500. Tapos. O, dudugtong ako pa. So, yun, nag-recruit dalawa. Si C at saka si D. Nag-recruit si B. Nag-recruit si B. Si E tsaka si F. Unahin natin si A. Pag nag-join si A, si C at saka si D, si A, may kita wala? Magkano total na kinita ni A? 2,500 din. 500, 500, 1,500. May 2,500 si A. Si B. Nag-join si C, E, nag-join si F. May kita si B? Magkano kinita ni B? 2,500 din. 500, 500, 1,500. So, yung nangyari ba sa'yo? Nangyari sa kanila? Niloko ba natin sila? Pero kung ikaw ang gagawin kong reference, ikaw to, between your left side and right side, may match ka o wala? Ilan? Dalawa. May bago dito ang dalawa, si C at saka si D. May bago dito si E and si F. Ilan ang matches mo?
So 1.5 plus 1.5, magkano kinita mo? 3,000 pesos ka. Maganda ba yun? Yes, ba't maganda? Ikaw pa ba nag-recruit dito? Palapakan niyo po. Bakit maganda yung 3,000? Ikaw pa ba nag-recruit dito? Kilala mo pa ba ito? Ikaw ba namang binse? May ginawa ka? Kaya siya maganda. Kasi wala kang ginawa, kumita ka. Eh, nung gusto ng Pilipino yung wala ginagawa, kumita ka. Ano tawag doon? Tawag doon leverage. Tawag doon hindi na kayo nag-recruit and yet you made money. Now, I want you to see beyond this. I want you to look at this program na matagal na. Ibig sabihin, what if 1 year na? 1 year ka na ginagawa mo yung negosyo. Ang tanong, dadami to hindi? Dalawa lang ba magiging matches mo one day? So yung nangyaring to na wala kang ginawa, hindi ka nag-recruit, pwede ba maging daan-daan yan? Pwede ba maging hundreds of people yan? Na wala kang ginagawa, technically hindi mo nakilala yung mga down the lines dyan sa ilalim, and yet kumikita ka ng 1-5-1-5-1-5-1-5. I want you to see beyond this. Kasi maliit pa lang to eh, oh. First generation, second generation. Alam nyo, pag-build ng network, directly proportional yan sa time. As time goes by, people are growing. People are adding up, dumadami sila. So, ano mangyayari sa 1-5 mo? O di parami din ang parang. Now, I'll give you another scenario. What if si C nag-recruit dalawa, si D nag-recruit dalawa? Si E nag-recruit, pero isa lang naniwala. Si F nag-recruit, isa rin lang naniwala. Again, kung ikaw ang gagawin kong reference. Sa structure na to, may match ka o wala? Ilan? Dalawa. Kasi i-detect ng computer natin, minimum. Ang minimum dito, 2. So may dalawa rito, may apat doon. So 1.5 plus 1.5, magkano kinita mo? 3,000 ulit. So dyan, ano mangyayari dito sa dalawang to? Ang tawag dyan, waiting lang yan. Ano hinihintay? Eh di ka match. Waiting. Hanggang kailan maghihintay? Forever. Bakit? Kasi kung yan magkaroon ng kamatch, 10 years from now, fine! 1-5 yan, 10 years from now, babayaran pa rin kayo ng AIM Global. Huwag naman ganun katagal. Pero kung itutuloy ko to, ano napapansin nyo sa mga tao? Ano napapansin nyo? Parami ng parami. So dahil dumadami yung tao, ano nangyayari sa 1-5 mo? O di parami na rin ang parami. Habang tumatagal, parami ng parami yung 1-5, 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 1-5. Ang daming 1-5 niyan. O pag samasamahin mo yung 1-5, balikan ko kayo. Si Leo Kaduwak kumikita ng 250,000 buwan-buwan. Saan galing? Sa sarili niya, hindi. Sa sarili niya, hindi. Saan galing? Sa haka? 1-5. Na pag pinagsama-sama mo yung 1-5, sa dami ng tao dyan, kumikita siya ng 250,000. Ngayon, yung kumikita ng kalahating milyon buwan-buwan, possible o hindi? Saan galing yung kalahating milyon? Sa iyo ba mag-isa? Sa kanya ba mag-isa? Sa effort niya? No! Galing yun sa organization. Madami ng 1-5. Ang experience ko for 17 years in this industry, itong mga taong to, kumikita to hindi? Pag ito nakatikim ng kita, hindi nahihinto yung mga yan. Hanggat hindi humihinto yan, ano nangyari sa kita mo? Hindi rin humihinto. So pare-pareho kayong masaya, pare-pareho kayong kumikita. One day, kahit awayin mo to, huy, eh, ayoko na ng pera, maawa ka. Sasabihin ni A sa'yo, bahala ka sa buhay mo. Ako, tutuloy-tuloy pa rin ako. Kaya ang mga distributors namin sa AIM Global, happy sila kasi kumikita sila ng maganda. Clear? Kaya ano ang word of the day dito? Ang word of the day, ano? 1-5. Kaya pag-uwi mo mamaya ng gabi, sabi ng asawa mo, bakit ngayon ka lang? 1-5. Pagpasok mo sa opisina this coming Monday, habang nandun ka sa cubicle mo, sa desk mo, dumaan yung ka-opisina mo, padaan siya, ganyan mo siya tingnan. Sabi ng ka-opisina mo habang dumaga, bakit ka ba ganyan makatingin? Sabi mo, 1-5. Nag-gets yung point? Kaya nyo ba? Kaya nyo to? Alam nyo, ulitin ko, based on my experience, may makukuha kang tao na mga ngarap dito at gagawin niya yung negosyo ng seryoso. Hindi mo malalaman kung sino yun hanggat hindi mo
nire-recruit lahat ng kaibigan mo. Huwag kayong magbibigay ng judgment sa mga kaibigan nyo. You know why? Kasi hindi nyo hawak ang utak nila. Huwag mong sabihin sa sarili mo, ay, huwag to, pilosopo to. No. O kaya, ay, huwag to, mayabang to. Ay, huwag to, ano to, bababadit. No. In my experience, ladies and gentlemen, a lot of people that we put judgment na ayaw nila, pag nakita nila tong bilog-bilog, sila pa yung may gusto. Very ironic, kung sino yung akala mong ayaw, yun pala ang gusto. Kung sino akala mo yung magugustuhan, yun ang ayaw. Kaya, ang solution dyan, just approach a lot of people. Now, dito, meron kaming tinatawag na, may tinatawag kaming safety net. What is safety net? Siyempre, can you imagine sa dami ng 1-5 na yan? Para hindi mag-overpay yung company, meron kaming standard na tinatawag na safety net. This is a method wherein we safeguard the integrity of the marketing plan by not overpaying our distributors. What it does it mean by overpayment? Yung mas malaki na yung binibigay ng company kesa sa tinatanggap. Well, pag nangyari yun, lugi yung company. Pag hindi kumita yung kumpanya, hindi na rin tayo magkikita-kita. So sa isang araw, meron kaming safety net. Sa isang araw, ikaw, allowed ka lang up to about 16 matches per day. 16 na 1-5. Paano pag sumobra within that day, yung over ng 16, let's say yung pang 17 onwards, wala ka ng bayad. Hindi mo makukuha yung 1-5 mo ron. Kaya babantayan mo, dapat hanggang 16 lang. Yung lalagpas dito, ipagpabukas nyo na. Kaya pag nakaka-16 ka, mamumonitor mo yung sa website mo, yung sa webpage mo. Pag may pang 17 pa na downline ka o recruit, sabi niya sa'yo, upline, pwede ba ako mag-encode? Kasi ganito yan. Pag bumili kayo ng global package, technically speaking, wala pang relationship ikaw at saka ang AIM Global. The only moment na nagkakaroon tayo ng relationship is that pag bilhin nyo ng global package, meron yung registration card sa loob. I-scratch nyo yung likod nun, kayo ang mag-i-encode ng number ng registration pack na yun sa website mo. I-encode mo yung ano? Yung account number, ID number, etc. Pag na-encode mo na yun, pasok ka na sa system ng AIM Global. Maliwanag. Kaya pag bilhin nyo ng global package, huwag nyong wawalain yung registration card. Clear? So, lahat ng magiging downline mo, nabibili ng registration yung ating global package, bago mag-encode yan, magpapaalam sa'yo. Yun ang culture dito. Kasi, tuturuan natin sila na huwag mag-encode pag lagpas na ng 16. Kaya magpapaalam sa'yo ang upline. Pwede ko bang i-encode yung global package ko? Eh, ang monitoring mo, nakaka-16 ka na. Ano sasabihin mo sa kanya? Bukas ka na lang. Sayang 1-5 ko eh. Eh, makulit. Hindi ngayon ko nagusto, upline. Sabihin mo, please? Pag makulit talaga, sige nga, upline, ngayon na. Sabihin mo, please? Papatayin kita. So, hanggang 16 lang. Clear ba yun? Pero masama pa ba yung 16? Hindi na. Kasi pag naka-16 ka sa isang araw na 1-5, this is equivalent to 24,000 pesos per day na kitaan. Possible ba to? Possible? Guys, numbers lang yan eh. That's why it's really possible. And I'd like to tell you that may kumikita ba dito sa AIM Global? Marami po. If you translate 24,000 a day, times 25 days, minus Sabado, Linggo, this is equivalent to 500,000 pesos per month. Can you imagine making 500,000 a month? Eh, dadami to eh. Dadami to mga taong to. Bakit ko alam na dadami yan? Kasi, if we follow the 2x2, tignan yung 2x2. Tignan yung 2x2 dito ha. Itong dalawa, eh yung bilan yan. 2. Dalawa mong recruit. Tuturuan natin ito mag-recruit ng tigda dalawa. Ilan na yun? 4. Tuturuan natin ito mag-recruit ng tigda dalawa. 8. Tapos, wala na.
Sabi ng ibang, galing naman yan. Di po, memorize ko na yan. 3 years ko nang ginagawa yan. Can you imagine? Dadami hindi. Aabot ng 16 o hindi. O di sa lang ang pupuntahan nyo dito. Oras na lang ang magsasabi. Kikita kasi in global ng 24,000 pesos per day. Oh, 500,000 yan. Alam nyo yung top distributor namin, yung pinakamalaking kumita? Magkano kinikita monthly? Hindi 500,000. Although ito yung ceiling, yan yung pinakamalaking kikitain mo per month. Yung top distributor namin, kumikita po ng 2 million a month. Teka, Georgian, paano nangyari yan? Sabi mo kanina, 500,000 lang ang maximum. Bakit kumikita ng 2 million? Tama po yung logic niyo. 500,000 ang maximum sa isang account. Tama ba? Ang ginagawa ng iba, bumibili ng maraming account. Allowed yun, bibili ka ng maraming ganito. Yung ibang binibili, tatlo. Tatlong 7,980. Ano yung tsura ng tatlo? Ikaw to. Sa left side mo, ang recruiting mo, ikaw. Ngayon, pag nire-recruit mo yung sarili mo at ayaw niya, pa-check up ka. Sama ka! Ayoko! Sabi na, sino? Ikaw din. O, iba nang binili mo. Pero come to think of it, pag ito nag-build ng organization, may kita to wala? May kita to wala? Eh, lahat yan, ikaw eh. So, times 3 nga yung binili mo, pero times 3 din ang kikitain mo. Nagkakasabihin ng ibang, yan lang pala ang technique, sige, bibili ako ng sanda makmak na ganyan. Meron din yung limitation, hanggang 7 lang ang maximum per name. Ang itsura ng 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lahat ng accounts na yan, nakapangalan sa'yo. Clear? Yan ang malaki, kasi 7 account mo kumikita sabay-sabay. So, ginawa mong times 7 yung earning potential mo. Pero depende na yan sa availability ng pondo nyo. Pero logic or common sense will tell you, which is better, 1 or 3? 3 or 7? So, yun, kaya mamili kayo dyan. Yung iba na mamroblema na kaagad. Hindi ko alam, ano ba? 3 ba o 7? Nalilito ako. Bago ka mag-isip ng 3 o 7, mag-isa ka muna. Ang hirap mag-isip ng 3 kung wala ka ng isang global package. Ha? Tama ba? Okay. So, matatapos na po ako. Pangalawang marketing plan namin, maliwanag ba itong binary? Sa binary, dalawa lang ang source ng income. Direct referral na 500 and match sales bonus na 1.5. Pangalawang source ng income, meron kaming tinatawag ditong uni-level. Ano itong uni-level? Si A and B, same organization para hindi kayo malito. Same structure, ang tawag kay A and B, siya yung first level mo. Kay C, D, and F, ano tawag? Second. Pag yung second nag-recruit, ano tawag? Third, galing. Yung third nag-recruit, genius. And so forth and so on. Under the uni-level program, yan po ang komisyon ninyo pag itong grupong to bumibili ng product, nagbebenta. Di ba may kita kayo doon? Yung pa isa-isang gamit nila ng product, pa isa-isang benta nila ng toothpaste, may komisyon kayo doon. Yun yung kinukwento ko dito sa bilog-bilog na concept na pag may nagbebenta dyan, kumikita ka, ang tawag doon, uni-level. Clear? Okay. Sa first level, pag yung first level ang nagbenta, ang komisyon mo sa kanya, 10% of the product sales value. Mula second hanggang 10th level, bigyan ko kayo ng idea, ilang libo yan pag 10th level na? First level, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Ilan? 1,024. You add this all up, mahigit 2,000 tao yan. Pag nabuo nyo yung 10th level. Sa 2,000 tao, may 5% ka ng product sales value. Malaki o maliit? Maliit lang yung 5%. Pero kaya siya lumalaki dahil sa tinatawag na volume. Eh ganyan tumubo ang mga Chinese eh. Konti kita, pelo dami. Di ba ganyan ang mga Chinese mga wholesalers? Small income, yet volume. Wholesale.
Can you imagine this? Bumibili, gumagamit ng product, kumikita ka. Bigyan ko kayo ng idea. Bumili lang yan. Bumili lang to mga taong to. Ng dalawang complete. Naalala nyo yung complete? Sa isang buwan. Dalawa lang. Hindi na ibang product natin. Complete na lang. Sa 5%, may maliwanag kang 41,000 pesos per month. Complete ka lang. Magkakape pa. Magtututbrush pa. May glutathione pa. This coming February, may ilalunch kaming bagong product para sa mga bata. Kalalabas lang ng vida namin. Kapag ininom mo, may sakit ka sa puso, yung ugat mo luluwag. Vasodilator siya. Can you imagine this group? Kaya itong mga tao ito, nagkakape pala. Anong gagamitin kape? Libre yun, taga-aim eh. Pag yung mga yan, taga-aim, tapos ang coffee ko, may tama yan. Tama ba? Bibiling kape, liben. Sipin nyo tuwing umaga, nagliliben yan. Pwede ka mag-imagine, nagkakape ka rin tuwing umaga. Kasabay ng buong grupo mo, nagkakape kayo. So pwede mo mag-compute. 5%, 5%, 5%. Nagkakape pa lang, oh. Kaya para kang may maliit na grocery. Nakuha niyo yung idea? Gumagamit pa lang, eh magbebenta pa. Alam nyo, pinaka-top selling product namin in terms of, you know, yung very affordable at laging ginagamit, coffee. Sa umaga, Pilipino, kape. Merienda, kape. Pananghalian, kape. Bago matulog, magkakape. Sa lamay, ano meron? Patay, kayo naman. Siyempre, ano pag lalamayan kung walang patay? Ito ngayon ang maganda. Tanong, yung level na income nyo, na 5%, 10%, kasama yung binary o hindi? Hindi kasama yan. Iba yung kinikita mong 1-5, 1-5, 1-5. Iba yung kinikita mong 10%, 10%, 5%, 5%. Ang sarap, di ba? Hindi pa natatapos dyan. Ito na yung last. Meron kaming number 3 tinatawag, stair step. Itong stair step, para siyang hagdanan, promotional naman to. Ganito itsura. Hagdanan na aakyatin mo. Lahat lang, ang kailangan ng tandaan dito, lahat ng products may equivalent points. Yung points gagamitin mo for your promotion. Title to. Ibig sabihin, itong mga grupong to, pag bumibili, gumagamit ng products, yung products may points sa wala. Kukumputin ng system namin yun. Pag may na-compute siya na group sales mo, for a certain period of time, may promotion ka. Anong promotion? Halimbawa, pag wala ka pang grupo, ang title mo, distributor. Pag yung buong grupo mo, gumagamit, bumibili ng products, may points o wala. Pag umabot yung points ng 10 points, we promote you to silver executive. Dahil na-promote ka, we give you additional 10%. Overriding commission. May additional ka na naman. Pag umabot yung points mo ng 100 points, gold executive ka na. 20% na ang overriding commission mo. Ang pinakamataas na points, 1,000 points, ang tawag namin sa'yo, global ambassador. 30% na ang overriding commission mo. Guys, ito po yung mga malalaking kumita sa amin, GA. Ito yung mga multi-millionaires. Yan yung tatlo kotse, dalawa bahay, multi-millionaires. In fact, pag naging GA ka, ang minimum monthly average ng global ambassador dito, minimum, 300,000 per month. Ang laki kumita ng mga to. Nasaan galing yung mga points? Galing yung points sa group. Kaya dito pag nag-concentrate ka sa selling, if you're very good at selling and you concentrate on just selling products, nahihirapan kang ma-promote. Kasi mag-isa ka lang eh. Can you imagine kung mag-isa ka lang, oh? Wala ka network. Kailan ka pa magiging global ambassador? Palamang kahit babae ka, may balbas ka na, hindi ka pa global ambassador. Tama ba? Kaya dito, meron kami tinatawag, number one, group sales. Sabihin nyo, group sales. Kanino galing yung point? Sa'yo o kasama grupo? Sa group. Kaya pag malaki yung grupo mo, nag-accumulate ang points nun, pag umaangat siya, maangat ka rin. Clear? Kaya ang sikreto dito, tandaan nyo yung pangalang Rita. Ano yung Rita? Recruiting is the answer. Ha? Number two, no demotion. Ano yung no demotion?
pag nakuha nyo na itong mga points na to, hindi na kayo babalik sa pinanggalingan nyo. Halimbawa, naging global ambassador ka, bumababenta ng grupo mo, hindi ka na babalik sa GE. Pag naging GE ka, hindi ka na babalik sa SE. Clear? Pag naging SE ka, hindi ka na babalik sa distributor. Pag naging distributor ka, wala ka nang babalikan yan, natin nakamababa. Ang bottom line dito, sa In Global, walang demotion kasi puro promotion. Number three. No time frame. Ano yung no time frame? Walang deadline itong mga promotions na to. It's up to you. Halimbawa, 10 points. Hindi ka namin bibigyan ng pressure kung ilang months mo ito kukunin. It's up to you. For example, 2013 ngayon. 2013, ginawa mo yung best mo. Nilapitan mo lahat ng pwede mo lapitan. Umataw ka talaga. You did your best. Pinuntahan mo lahat ng marerecruit mo. Talagang humataw ka. Talagang yung pinaka-best mo nilabas mo. For the whole 2013, ang nakuha mo, 1 point. Best na yan. Pagdating ng 2014, 1 point ulit. 2015, duplicate mo, 1 point. Every year, 1 point lang na 1 point. After 10 years, ilang points yan? O di, silver executive ka na. 10 years from now. Walang time frame. Clear ba yun? Last, number 4. No pass up. Ito, paborito ko sa lahat. Anong no pass up? Alam nyo na nag-join ako several years ago. Alam nyo, nag-join ako, 21 years old lang ako eh. 17 years ago. Alam nyo na ngayon, ilang taon ako? Ilang taon na ako? 21 ako nung nag-join, 17 years ago. O, di 28. Hirapan pa kayo mag-compute eh. O. When I joined several years ago, gusto ko na siya, kaya lang sold out na ako sa idea. Unfortunately, ang iniisip ko, baka hindi ko kaya. Ang iniisip ko, baka walang maniwala sa akin, hindi ako madaldal, hindi ko linya yung sales. A lot of things are coming up from my mind at that time. So, maraming tao ganun pakiramdam. Paano kung wala kang kaibigan, hindi ka madaldal, etc. Pwede ka pa rin ba? Alam mo, dahil sa no pass up, pwede ka pa din. Bakit? Halimbawa, ikaw to. Ngayong gabi, nakinig ka ng presentation ko, nabaliw ka. Pag sabing nabaliw dito, nagustuhan mo, and you're very excited. Bibili ako ng global package na yan, bumili ka talaga. Pagbili mo, pag-uwi mo, excited na excited ka, yayaman na ako. Habang nasa bus ka, nangangarap ka, yayaman na ako, yakap-yakap mo ko yung global package mo. Yayaman na ako. Iniisip mo yung kotse mo, grabe yung kotse ko, BMW 18. Walang team, kasi may kortina. Tapos may backup, banda, ganyan. Muntik na pangarap, ano? Bahay mo, may swimming pool. Nasa sala nga lang, yung mga ganun pangarap ba? Garahe mo, yung kwarto mo, no? Nandun yung garahe mo, mga ganun ba? Baliw ka, pag sabi ng inspector sa'yo, ticket niyo po, payaman na ako, ha? Tapos pag-uwi mo, syempre, bago matulog, shower, ligo, kain. Tapos natulog ka na, ninihimas-himas mo pa yung global, payayaman na ako. Grabe na pangarap mo, pupunta ka sa ibang bansa. Maya-maya, nung maya-naanto ka na, bumalik na diwa mo. Sabi mo, ay, magre-recute daw. Dalawa. Eh, nagtatanda, dalawa lang kaibigan mo sa AMD. Ang masakit, kamamatay lang ni A, kaya sigo na lang. Tapos naalala mo bigla, ay, mahihain nga pala ako. Wala nga pala akong time. Takot nga pala ako sa tao. Hindi nga pala ako madaldal. Hindi ko nga pala linya to. Busy pa, meaning lahat ng problema, naalala mo. Nung tinitignan mo yung global package mo, bakit ba ako bumili-bili na ito? Para ako nabudol-budol. Tanong, pwede ka pa rin ba? Alam mo ba't pwede ka pa rin? Ikaw yung hindi madaldal. Pero pwede ka pa makarecruit na madaldal? Pwede ka ba makarecruit na magasugaling kaysa sa'yo? Hindi ka madaldal, pero ito na-recruit mo, lintik, dumaldal, natutulog na, dumadaldal pa. Ikaw manghihain. Grabe, na-recruit mo, walang hiya. Ang kapal na mukha. Lahat nire-recruit. Pagsakay sa jeep, ang binibilang, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5. Ang lakas ng loob. Ikaw manghihain ito. Grabe. Konti kilala ito, barangay ang kakilala. Lahat na masalubong sa palengke, kilala niya.
Ikaw nahihiyain, pero ito hindi nahihiya. Pwede ka ba makarecruit na mas magaling sa'yo? Mas maraming kaibigan kaysa sa'yo? Mas madaldal kaysa sa'yo? Mas kapanipaniwala mo ka kaysa sa'yo? Pwede rin. Tama ba? Lumaki grupo! Bakit? PNR eh. Alam niyo yung PNR? Pusakal na recruiter. Kahit sino nire-recruit, pagdangiti sa kanya, halika! Ha? Dinadala sa seminar. Pwede ba yun? Pwede ba makarecruit na mas baliw kaysa sa'yo? Pag yung nakuha mo, lumaki grupo, naging global ambassador, kahit isa lang, ikaw automatic global ambassador ka din. Oh, maganda yun din. Bakit maganda? May tsamba eh. Pwede makatsamba ka. Ang importante dito, yung lakas ng load mo to share it with as many people as you can. Mag-share ka lang mag-share. Pag-araw, next. Iba naman. Anong gawin, makakahanap kasi ganito yan. Kaibigan, pag ikaw naghahanap ng taong may gusto nito, somewhere out there, naghahanap din ng pagkakakitaan na katulad nito. Kailangan lang mag-match kayo. Paano kayo mag-match? Offer this to as many times as you can. Ladies and gentlemen, we are growing. Palaki ng palaki ang AIM Global. Last year alone, we posted 38% growth in our sales. That's why we remain to be the number one networking company in the whole Philippines. Last year alone, ilan ang nagkakotse? Ilan ang katulad ni Anton? Ilan ang katulad ni Leo Kaduya? Kaya kung pananatilihin ng marami sa inyo na sarado ang isipan sa networking, sorry for the term, but believe me, napapagulihan na kayo sa development ng nangyayari sa Pilipinas. Maniwala kayo because more and more people are buying their own cars, making the streets here in whole Metro Manila more congested because of distributors of Alliance Emotion Global. Alam niyo, obsolete na yung marami nating alam eh. That's why we need to grow. To some of us, kung ang belief ninyo, work will make you free, work will give you financial freedom, it's an obsolete idea already. Because right now, tapos na po ang industrial age. It's information age right now. If you're using an old formula in a modern time, ang tawag sa'yo, obsolete ka na. Wala na po sa job. Job will never make your future. You are the ones who is gonna make you free. Karamihan ng mga bagong milyonaryo sa Amerika galing po sa tinatawag na home-based business. Ang networking, isa po itong home-based business. It's up to you to believe or not because if you keep clinging to your old beliefs, ladies and gentlemen, you will never grow. Walang pinagkaiba nung araw. Ang alam ng maraming tao nung araw, ang araw po ang umiikot sa mga planeta. And it was commissioned by the Catholic Church. In fact, during the 16th century, pag sinabi mo na ang planeta ang umiikot sa araw, you will be burned at the stake. Susunugin ka. Kaya lang pinanganak yung mga scientists like Copernicum, Giordano Bruno, particularly Isaac Newton. These people proved that the planets are actually revolving around the sun. So tatlong kategory ang pinagdaanan nila Giordano Bruno, Copernicus, tsaka Newton. Una, they were opposed and they were persecuted. Second stage, they were ridiculed. Pero when they proved that totoo talaga na ang planeta ang umiikot sa araw, ano yung pangatlong stage? They were accepted already. Yung networking, yan din ang pinagdadaanan sa Pilipinas ngayon. Most of us are being persecuted and opposed and ridiculed. Pero sa dami ng bumibili ng bahay, bagong kotse, nagiging multi-millionaires, darating ang panahon na ang networking fully accepted na sa buong Pilipinas. Ang point ko daw, hihintayin nyo pa ba yung mga panahon na yun? The best time to join, ladies and gentlemen, is now because 2013 na po ngayon. If you go back to 2012, how was your life in 2012? If we measure the distance between you and your dreams, lumalapit ka ba o lumalayo ka? Pag lumalapit ka, good news. Pag lumalayo ka, join AIM Global, tutulungan ka naming lumapit ka sa mga pangarap. Pag-aralan niyo mabuti ito, hindi natin ito makukuha ng isang upuan lang. Marami pa po akong hindi sinabi like the trips, the incentives, the profit sharing, etc.
Ang akin ngayong gabi, yung pagpunta nyo may purpose to. Hindi tayo nakita-kita ng walang purpose. I don't know kung ilan sa inyo nananalangin gabi-gabi na magkaroon ng pagbabago ng buhay. I don't know kung sino sa inyo yung araw-araw nagre-reklamo sa trabaho, sa sweldo, sa boss, sa traffic, pero araw-araw pumapasok ka pa din. Ha? Ewan ko dito kung ilan yung sawang-sawa na sa trabaho, pero naghahanap kayo ng opportunity. Hindi ko alam kung ilan dito eh. Ewan ko kung sino dito yung sawang-sawa na sa hirap ng buhay. Hindi ko rin alam dito kung sino yung nag-enjoy sa hirap ng buhay. Yung pag gumising sa yes, mahirap kami, ha? But you're coming here tonight, ladies and gentlemen, has a purpose. You're coming here tonight is a matter of destiny. Nasa inyo po yan if you will respond to this opportunity or not. You know, I'm always reminded by the story of Pedro, who was so faithful to God and he was very religious. In fact, he always prayed. One day, Sendong came and, you know, the bad news about Sendong is that, you know, the water starts to rise, tumakit yung tubig. And because he was very religious, and nagkaroon ng evacuation, you know, notice to everybody in that barangay, dumating tong barangay rescue kasi tumataas yung tubig. Sabi sa kanya, Pedro, tumataas ang tubig. May notice ka na kailangan mag-evacuate tayo. Ano sabi ni Pedro? No! I will stay. God loves me and He will protect me and my property. So iniwan siya ng barangay, pump boat. Tumaas ang tubig, nasa bubong na siya. Lakas ng ulan. May dumating na naman na rescue. Sabi sa kanya, Pedro! Tumataas ang tubig, mamamatay ka dito. Dumating, nilibi na. Sabi niya, no! I have strong faith in God. I will stay and He will protect me and my property. Nalisan siya ng Navy. Alam mo, hindi umalis si Pedro. Alam niyo, nasa na siya? Nasa poste na ng Meralco. Lakas ang akin. Dumating Coast Guard, yung helicopter. Nagbaba nung, alam niyo yung hagdanan, yung stair. May megaphone pa. Pedro! Last rescue na to. Sumama ka na, mamamatay ka. No! I'm strong faith in God. He will rescue me. Iniwan sa helicopter. Good news, namatay si Pedro. And this, because this is a hypothetical story, well, his soul went up to heaven. And when he went to heaven, he saw God and he confronted God. Sabi niya, God, ba't ganun? Lord, I have strong faith in you. I always pray. I was very religious. And you did not come in my aid at the time I needed you most. Alam mo, sabi sa kanya, how can you say that, Pedro? Mababa pa ang tubig. Nagpadala ako barangay. Hindi mo pinansin. Hindi pa ako nakontento sa'yo. Nung nasa bubong ng tubig, nagpadala ako. Navy. Hindi mo na naman pinansin. Last na rescue mo, Coast Guard na. Hindi mo pa rin pinansin. So, nakaninong problema na kay Pedro. God gives the opportunity. It's up to you. I hope one day we will all go up to heaven also. And do not ask God or Lord that, Lord, ba't hindi mo binago buhay ko sa mundo? Naghihintay ako ng opportunity na baguhin yung buhay. And I'm very, very powerful. And I was always waiting for that opportunity. Bakit hindi mo binigay? Alam mo, sasabihin niya. Anong hindi binigay? Pinatayin kita ng seminar. Ang galing ng speaker mo, gwapo pa, hindi ka naniwala doon sa seminar niya. Ha? Nakuha niyo ba? Pasensya na kayo, ako speaker eh. Wala kayong magagawa. Do you understand my point? Ladies and gentlemen, isa lang ako sa maraming tao na nagbago ang buhay dito. I know in my heart na marami sa inyo pag naniwala, ginawa to. Magbabago rin ang buhay mo rito. Alam ko yan. And so, because tapos na po ako, and before I even end, I'd like to announce to everybody, especially yung mga leaders natin dito, GA Millionaires Club, SB Company Directs, the GA Elite, we will all have a meeting with the board of director later after this meeting. But before I even end, I'd like to call someone who is a very special person in this business. Someone who has directed most of the millionaires in this business in terms of their personal life. Ito pong tatawagin ko sa inyo eh, siya po yung spiritual director ng one of our owners, which is Mr. John Aspirin. So itong taong to, ibang wisdom nito,